Gabi naghahanap ng trabaho pero takot sa interview. Watch till the end of this video at ituturo ko sa iyo kung paano mo i-handle ang iyong first initial interview. Welcome back to our channel. So today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano nyo i-handle ang inyong first initial interview. At ito ay isa tong sa mga kinakatakutan ng mga newly hired at newly applicant. Kasi nga, for almost 13 years guys, na ginagawa ko to nag-initial interview sa mga applicant. Isa ito sa mga nakikita kong dahilan kung bakit hindi ang iba na nakakapasa. Dahil nga, una natatakot, kinakabahan, at hindi sila well prepared sa kanilang initial interview. Alam nyo guys, ang initial interview ay ito isa sa pinaka-importante para papaano kayo makakarating sa final interview. So dapat pa lang sa initial interview, give your own best kasi nga dito nyo dapat kailangan ninyong ibigay yung talagang totoong ikaw, ipakita mo, iparamdam mo dahil sa bawat tanong at bawat sagot na binibigay nyo sa mga interviewer, na nalaman namin kung nagsasabi kayo ng totoo. So dito sa video na guys, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips kung paano ninyo i-handle ang inyong first initial interview. So before we start our video, let's do the intro. 5, update your resume. Alam nyo guys, up to now, may mga applicant pa rin na nagsasubmit ng bio data. At higit sa lahat, bukod sa bio data ng ginagamit, ang ginagawa pa nila, pati yung picture nila, naka-photocopy na naka-attach doon sa bio data. Pangalawa, may mga applicant din na gumagamit ng picture na kinakrafted lang nila yung picture nila kasi nga siguro wala silang pambili, wala silang magamit na picture, which is hindi po pwede yon. Alam nyo guys, sa pag-update ng resume at sa pagpapasa ng resume, doon nyo pinapakita paano nyo sino-showcase yung sarili nyo. Kasi dito namin nalalaman guys yung totoong detalye ng iyong application. Doon namin nakikita kung saan ka nakatira, sa mga previous work mo, ano yung mga pinag-aralan mo, ano mga basic seminars sa mga natin mo. Doon na pala namin agad yon. Sinasala agad namin yon kung paano namin kayo tinatawagan, nire-refer sa isang company, which is, ayun ang pinaka-importante. Lagi nyong atandaan kapag magpapasa kayo ng isang resume sa company na gusto nyong applyan, lagi nyong update your resume as much as possible. Dahil kapag kayo na-interview, at may nasabi kayong isang information na hindi naka-state sa resume nyo, sa big question mark sa mga interviewer. Kasi nga, part na ng interview na tinitingnan namin kung updated ang inyong resume. All the information should be updated kasi doon namin nakikita kung talagang honest. Yung proper attire. Kapag mag-undergo kayo ng initial interview, make sure wear your proper attire. Huwag kayong magsusuot ng t-shirt. Huwag kayong magsusuot ng pantalon. At huwag kayong magsusuot ng rubber shoes. Kasi guys, tandaan nyo, hindi po palengke, hindi po birthday party, at hindi po kung ano-ano mang ka-party at o gimmick na pupuntahan ninyo. Tandaan nyo, nag-a-apply po kayo sa trabaho. You need to showcase yourself as much as possible. Kasi dito namin nakikita kung gaano kaka-formal, paano ka magsuot ng damit, paano mo dinadala ang isang, yung sarili mo, dapat lagi kang formal, naka-formal o semi-formal, which is, usually ang inaano natin is, binabagay natin dito sa company. Let's say, kung ang ina-apply mo naman is talagang high-end position, syempre, ang ina-expect mong susuot yung mga long sleeve, polo, leg tie. Kung mga ano naman is yung kung nag-apply ka naman sa mga company na mga hindi naman ganun ka high-end position, pwede ka magsuot ng polo or kaya
May ibang company din kasi ina-allow na yung polo shirt, which is, kasi looks semi-formal, matyaka naka-slacks. Yes, walang talaga sinusot talaga is slacks na black. Tapos, black shoes. And great. So, yun guys, kapag kayo pinatawag na sa isang sa office ng for ready for interview, bago kayo magsimula ng interview, smile and greet. Batiin mo yung mag-i-interview sa'yo. Pakita mo yung maganda mong smile. Kasi nararamdaman namin as initial interviewer yung acceptance, yung feel mo talaga sa company gusto mong applyan, which is thumbs up yun sa amin. So, lagi yung tatandaan, before the start and before the end of the interview, smile and greet. Well, knowledge kayo sa company. Actually guys, before ka mag-undergo ng initial interview, make sure that you are well knowledge about sa company ina-applyan mo. Ako kasi pag ako nag-initial interview, part na lang tinatanong ko sa applicant. Ano ba alam mo ba yung company ina-applyan mo? Alam mo ang company yung pinoproduce na ng product? Alam mo yung company yung ginagawa nila? So doon ko palang nalalaman kung talagang isang aplikante ay talagang willing siya mag-apply doon sa kanyang position na ina-apply niya at doon sa company ina-apply niya kung talagang nire-research niya about doon sa company. At isa pa guys, at lagi niyo tatandaan, dapat lagi kayong prepared bago kayo umatin ng inyong initial interview. Huwag kayong kakabahan kasi kapag inunahan kayo ng kaba, lahat ng pinag-aralan ninyo, lahat na memorize ninyo about the company, mawawash out yan kapag inunahan kayo ng kaba. Lagi niyong tatandaan is lagi kayong, bago kayo pumasok sa ano, no? So, bibigyan ko na kayo ng isang tip, based on my experience, no? Based on my experience and take it from the expert. So, ako guys, before kasi, yung mga previous company in-applyan ko, ako talaga kabado ako, win in a way na talagang pag inunahan ako ng takot, kaba, na-wash out talaga nabablockout ako sa mga information na mga nakuha ko sa company. So, ginagawa ko guys, bago ako pumasok dun sa room na saan ako interview, tatalikod ako sa pinto, tapos, magta-take a deep breath ako ng tatlo. Inhale, exhale. Diyan, isa yung tip, tatlong beses ako nagagaganyan. So, pangalawa, pag hindi ko nakuha sa take ano sa ganun deep breath, yung tenga ko, yan, ginaganon ko yan, hinihila ko yan, ginaganon ko yan. Ganun dalawa, yan, ganyan. I-press nyo lang to guys, yan. It's one of my secret to guys na ginaganon ko talaga yan. Pinipisal ko yung tenga ko. So, bago para mawala yung tension ko, yan, ganyan ko siya. Tapos, ang higit sa lahat, isa pang tip na para hindi ka kakabahan, maglagay ka ng barya sa ilalim ng paa mo, sa ilalim ng talampakan mo. Yung talaga yung maglalagay ka ng coins, na mararamdaman mo yung lamig. So, ako it's one of my secret talaga to. Lagi ako naglalagay talaga ng barya sa paa ko. Kasi kung muna talaga tayong kakabahan talaga tayo kasi talagang mapapa-question what are the possible question na ibabato sa atin. So ngayon ginagawa ko para mas prepared talaga ako bago ko malis ng bahay, ang barya nandun na sa ilalim ng talampakan ko para yung pinifeel ko talaga yung lamig para yung tension ko mawawala. Dahan-dahan yan guys. Yung ano ko, yung instead na kabahan ako, instead na ano yung mga naiisip ko about the interviewer, ang nangyayari kapag nararamdaman ko yung lamig sa coin sa paa ko, doon na pupunta. Kaya very important guys, kung gusto nyong gawin to at gusto nyong ma-experience to para hindi kayo kakabahan, una, take a deep breath. Pangalawa, hawakan nyo yung tenga nyo, yung pisilin nyo yung ganun yan. At ikit sa lahat, maglagay kayo ng coin sa paa. Based on my experience and take it from the expert. Ayan yung mga advice na mga pwede kong sabihin sa inyo para mawala kayong kabalik. At the end of my interview, binibigyan ko talaga yung chance ang isang aplikante na nakapagtanong. Kasi gusto kong malaman kung talaga sila ba ay willing na mag-apply talaga. Kasi iba talaga, nararamdaman talaga namin bilang initial interview
kung talagang totoo yung sinasabi mo. Mararamdaman namin by using eye-to-eye contact. Tapos, kapag tanong, pag ako naman ay nagko-question sa ano, sa applicant, iniikot-ikot ko yan, guys. Talagang ano, doon ko nalalaman kung nagsasabi talaga ng totoo ang aplikante. So, by means, doon sa interview na yung guys, nakikita at nalalaman ko kung talagang totoo at porsigido ang isang aplikante na mag-apply doon sa company ina-apply niya. So, at higit sa lahat, guys, at the end of interview, sa lahat ng aplikante, wag na wag kayong mahihiyang magtanong. Kasi bilang interviewer, nakikita at nalalaman namin kung talagang pursigido ka at disilido kang nag-a-apply sa company mo. So ayan guys, nabigay ko sa inyo yung 5 tips kung papaano ninyo i-handle ang inyong first initial interview. Alam nyo guys, lagi nyo natatandaan sa pag-a-apply at sa pag-i-interview at sa pagsagot ng ang mga tanong doon sa interview. No? Maging totoo ka lang. Be yourself. Kung anong tanong ay nang sagot. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy kasi nalalaman namin. Pinaiikot lang kami. Bawat interviewer mo talaga kasi may kanyang strategy yan. Ako mayroon din ako sarili kong strategy kung paano ko mag-interview. Kung paano ko nahuhuli ang isang aplikante kung hindi nagsasabi ng totoo. So, ginagawa na lang natin guys is be yourself. Magpakatotoo lang talaga tayo kasi nararamdaman namin yan guys. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Direct to the point. At ikit sa lahat, eye to eye contact guys. Iparamdam mo na totoo ka. Iparamdam mo yung totoong sinasabi mo. Doon pa lang sa interview guys, sabi ko sa iyo, sa initial interview, pag ginawa mo to lahat, yung sinabi ko sa iyo, hindi ka babaksak doon sa initial interview ina-applyan mo. Kasi this, for almost 13 years, bilang isang initial interviewer, lagi kong tinatanong at lagi kong naobserbahan, ito yung mga possible na kung bakit ang mga aplikante na hindi pumapasa sa initial interview. Kasi nga, they are very relaxed na initial interview lang naman yan. Pero hindi nila naiisip ang initial interview ang pinaka-importante sa lahat bago kayo makarating ng final interview. Give your own best and be yourself. So, ayan guys. Thank you for watching and stay safe and God bless to all. And always remember, is like God, life's beautiful and lagi pa still may pandemic pa rin po. Stay safe pa rin tayo and in behalf of Adventista, thank you for watching and God bless to all. Mwah! Bye!